ano, ngayong araw, pag-uusapan natin mga chong, since napapunta ako ngayon sa Ortigas para mag-apply, natin maghanap buhay mga chong. Walang pera sa YouTube. Walang pera sa YouTube. So pag-uusapan natin mga chong, kung paano ba bumagsak sa interview. So una sa lahat, hindi, joke lang. Siyempre joke lang yun mga chong, no? So I'm not sure kung na-record ko ba, i-check ko muna yung aking camera. Mamaya di naman tayo na-record, salita ko ng salita. So okay naman mga chong, hindi tayo bopols kayo. Hindi tayo bopols kayo yun. So yun nga, no, pag-uusapan natin mga chong kung bakit ko nga ba pinili si R15, Yamaha R15 V3. Kung ano yung mga naging reason ko para piliin tong motor na to. Okay? What's up mga chong? Here's your boy Brian Ochil, back in again and again and again. And this is another episode of my motovlog. Napakainit mga chong. Lagi na ako nagre-reklamo sa pagiging mainit ng panahon, no? Huwag na kaya akong magmotor. On today's motovlog mga chong, we're gonna talk about, you know, English. So yun nga pala, no, bago tayo magsimula, gusto nga palang shoutout, no? Yung mga nagpapa-shoutout sa akin, shoutout sa inyong lahat, no? Nakalimutan ko na yung mga pangalan nyo, pero shoutout pa rin sa inyo. Kupal eh, no? Shoutout pero walang pangalan. Hindi, mga chong, nakalimutan ko kasi lagi yung pangalan, no, ng mga nagpapa-shoutout sa akin. So pasensya na ha, pasensya na. Sorry. Ganun pa man, maraming salamat sa pagtangkilik at pagsuporta sa aking mga kalokohan, mga walang silbing vlog. Mga walang silbing content, may ma-content lang, no. Pero yun na nga, no. And dun sa mga bago nating subscriber diyan, no, maraming salamat sa pag-subscribe. At tuloy-tuloy nyo na yung suporta nyo mga chong, ha? Tayo makarating din sa ating karoroonan. Pero bagong lahat, pasok muna natin ang intro. Okay! Perfect. So yun mga chong, I'm back! So pag-uusapan na natin mga chong, totoo na to. Kung bakit ko nga ba pinili si R15. So una sa lahat mga chong, oops, ligan ka na boy. Yung unang-una kong tinignan mga chong sa pagpili ng motor, actually mga tong, mga chong, mga tong, what? Mga chong, hindi ito yung first motorcycle ko, ha. Meron na akong unang motor, which is yung, kung familiar kayo, sa Euro RKS150. So yun yung unang-una kong motor mga chong. Nag-aaral pa lang sa college noon, ako kumuha noon mga chong, and until now, buhay pa naman siya, kaya lang hindi na siya nakaayos kasi iwan ko ba? So pang service-service na lang yun dun sa amin. So yun na nga, hindi lang ito yung pinagpili ang kong motor, so marami din syempre. Nandyan si, ito yung R15 V3, nandyan yung CBR150 by Honda, RC200 mga chong, tapos nandyan din yung GSXR150. Tapos syempre sinama ko na din sa choices ko yung Z200S, yung Sigma na 250 sa 200. So marami din ako naging choices mga chong, di ba? Sinama ko din mga China bike kasi gusto ko talaga na mapagpilian ng maayos. And meron naman lahat sila ng mga pros and cons. Si R15 talaga yung nagwag sa maraming kategory para sa akin. Yung unang-una na pinagpili ang ko is yung category ko, no mga chong, para sa pagpili ng bagong motor is yung forma, yung aesthetics talaga ng motor mga chong, kung how the bike looks, no, kung ano yung itsura mo pag nandun ka sa bike, diba? Kung ano yung itsura ng bike pag basa, pag gabi, ganun lahat yun mga chong. Sobrang arte ko sa pagpili ng motor, which is okay lang naman kasi diba, hindi naman tayo maglalabas ng pera na lang basta-basta, no? Na hindi naman talaga natin yun yung gusto talaga natin. Sa aesthetics mga chong, lahat naman sila pare-parehas na ng bogey. So ang nilamang lang talaga ng R15 sa kanya is yung bulky siya, no? Minsan napagkakamalan pa tong 400cc, natanong pa yan, boss, 400cc ba yan? So diba, hindi ko alam kung matutuwa ako o makakasar ako kasi diba, or talagang hindi lang talaga sila familiar dun sa motor ko. Pero
may times naman na nakakatawa siya kasi, di ba? Uy, napagkakama lang 400cc yung motor ko, pwede nating sigurong ipasok ng expressway to. Kaya yung mga ganung ano, mentalidad. So yun na nga, no, sa lahat, siya yung pinakamalaki. Next is, yun na nga, aggressive siya. Aggressive ako tignan. Yung riding position niya is very aggressive compared din sa mga other bikes na pinagpilihan ko. So si GSXR, aggressive yun. RC200, aggressive din. And si Z200S, aggressive din, mga chong. Pero meron din akong naging reason kung bakit hindi ko sila pinili. So pasok na agad sa aggressive, sa aggressiveness and sa forma, yung apat. So the next thing na pinagpilihan ko, mga chong, is yung mga aesthetics ng motor. Diba? Ang ayoko lang kasi sa RC200, so unahin natin si RC200, ba't hindi ko siya pinili. Ang ayoko lang kasi kay RC200, doon maganda siya, mga chong, 200cc, diba, mas malakas sa motor ko. Nandun yung aggressiveness, nandun yung forma. Ay nako, bawal tayo mabad trip. Spirito ng kalmado, tapian mo ako. Ayoko mag road rage, mga chong. So yun na nga, no, ang ayoko lang kay RC200 is yung kanyang head cowl or yung mismong mukha niya. Yun na gagandaan sa kanya dun sa mismong headlight niya, dalawang bilog. Yun lang naman sa aesthetics ang ayoko sa RC200. Actually, mas aggressive pa si RC200 kaysa sa R15, mga to. Mas sub-sub pa yun. Sa tingin ko, mas sub-sub pa yung RC200 kasi medyo mas mataas ang seat height nun compared kay R15. Which is, ganun sana yung mas gusto ko, mas sub-sub. Pero yun na nga, yung mismong mukha niya, yung mismong mukha. Mismong mukha niya yung inayawang ko. Though sa iba, wala, hindi ko naman sinasabing pangit ang RC, mga chong. Yun lang naman sa akin, syempre meron din naman tayong iba't ibang preferences pagdating sa pagpili ng motor. So di naman tayo magkakapare-pares dyan. And moving on, mga chong, next is si GSXR. So si GSXR naman, mga chong, okay siya. Wala akong problema sa looks. Nandun yung aggressiveness, nandun yung kapugian niya, nandun. So tingin na ayoko lang sa kanya is masyado siyang maliit para sa akin, no? Masyado siyang, kapag inupuan ko siya, mga chong, kapag inupuan ko siya, mga chong, masyadong, ang tawag dito, masyadong flat yung paa ko. As in flat siya, no? Hindi ako nakatiptoe, which is ayoko. Gusto ko yung medyo nakatiptoe ako kasi wala lang, feeling ko lang malaki yung motor ko kapag ganun. And kung titignan mo yung tanke niya, mga chong, maliit siya masyado. Kaya talagang napaka-eki sa akin ng GSXR. Though nandun yung pog, yung kapugian niya. Pero kung tutusin, mga chong, sa performance, mas maganda ang performance ng GSXR. Mas mabilis siya. Dahil na din siguro sa mas maliit, mas magaan siya, mas maliit. And dual DOS yun na siya. DOS yun. Si R15 kasi SOS lang. And next one is yung pillion seat niya, mga chong, masyadong maliit. So kung lagi kong may back, right, mga chong, hindi siya advisable, mga chong. Kasi kapag long ride talagang kawawa yung back ride mo dahil dun sa pillion seat na napakaliit. So yun talaga yung forma niya kasi pangit naman kung malaki yung pillion seat tapos yung motor mo maliit. So di siya babagay. So yun lang yung, yun talaga yung mga kinaayawang ko sa GSXR 1. Pero don't get me wrong, mga chong, meron tayong iba't ibang preferences. So next one, si CBR naman, mga chong, ayoko sa kanya. Totally, ayoko sa kanya, ayoko ng forma niya, masyado siyang edgy. Though maganda siya, mga chong, para sa iba, pero para sa akin, hindi ko gusto yung forma niya. Masyado siyang relax, no? Para masyado siyang upright yung position na yung feeling na parang hindi ka na nakasakay sa sports bike. So yung reason nga, mga chong, kung bakit tayo bumili ng sports bike, to look aggressive. Diba? Yun yung ano, yun yung para sa akin. Though sa iba naman, yung mas gusto sports bike and gusto relax. So sa akin, hindi ganun yung mindset ko. Gusto ko pa nga ipa-sub-sub lalo tong motor ko, mga chong, kung ako tatanungin nyo, eh. Gusto ko pa siyang i-lowered sa harap, then itaas pa yung upuan sa likod. Diba? Para mas lalo tayong kawawa. Taste pogi, taste pogi. So yun lang naman sa para sa CBR150 sa in terms of aesthetics. Then next one is si D200S. Ayoko sa kanya, masyado siyang maliit para lang siyang GSXR. Sa yun, huwag natin isama yung Rusi. Do yung Rusi naman, mga chong, kaya hindi ko siya pinili kasi hindi siya aggressive. So mga Rusi fanboys diyan and
Motor Star fanboys, okay lang kahit ibas nyo ako mga chong, walang problema sa akin yun. Hindi naman ako nag-check ng criticize ng mga model ng motor. Tignan nyo, first motorcycle ko, China bike, diba? Just so happened na nakapag-ipon lang talaga tayo, kaya tayo nakapag-upgrade ng maganda-gandang motor. Yung talaga yung mga major na reason ko mga chong kung bakit ko pinili si R15. Yung talaga yung number one, aggressiveness, forma, yung looks. Andun talaga lahat ng ano, doon ko talaga binuhos lahat ng attention ko. Then the next one is maintenance. Maintenance and performance, so sige, sabay na natin. So the first one, maintenance, ang ayaw ko lang sa RC200, yung maintenance niya, masyado siyang mahal. Kung bibili ka ng mga parts, sobrang mahal ng mga parts niya. Though mas mura yung SRP ng RC200 sa R15 mga chong compared. Yung mga parts niya doon ka mamumulude, diba? So hindi naman tayo anak mayaman, no? So isa lamang tayong hampas lupa mga chong para mag-maintain ng motor. Doon hindi ko sinasabi na si R15 is hindi siya high maintenance, ha? Nandun pa din yung maintenance pero not unlike sa RC200. In short, mas mura. Okay, so I think sa GSX-R, sa Honda CBR150, sa tingin ko, same lang siya ng maintenance ng R15T. Yun, same lang sila. Siguro magka-level lang yung tatlong yun. Tapos, next is, sa performance naman, syempre mga chong, sa performance, nangunguna dyan si RC200 since 200cc siya. So, nandun yung arangkada niya, nandun yung power niya, acceleration. Hindi ka mabibitin kumbaga. Pero kung tatanungin mo sa duluhan, siguro mga chong ha, mas maaasahan mo sa duluhan si R15. Yan. Which is, hindi naman ako sa top speed mga chong, no? Hindi naman ako si top speed boy, si top speed boys. Top speed boys. So ang na-reach ko palang na top speed dito sa motor ko mga chong is 135. Meron akong mga nakikita na na-reach ng 150. So sila na lang yon, kasi 135 mga chong, kabado na ako nyan. Hindi ko na sinasagad yung sarili ko. Huwag just add lang yung ayaw ko syempre. And si CBR naman mga chong, ang pagkakalam ko kay CBR mga chong ha, torquey siya, malas din sa arangkada. Then nandun din yung top speed niya. And as far as I know, DOHC din si CBR150. So kung mga chong, kung meron akong mali sa mga sinasabi ko, please comment it down mga chong, para malaman ko din. Kasi naalimutan ko na din yung mga specs ng motor. Dati nung una, kabisado ko talaga sila. Pero since na matagal na din yung panahon na nakabili ako ng motor, medyo na nawala na rin sa isip ko yung mga eksaktong specs ng mga motor na to. Miski nga yung specs ng motor ko, di ko na din siya matandaan eh. May nasiraan sa tropa na rin. Though R15 mga chong, hindi ko sinasabi na malakas, hindi malakas si R15 ha. Malakas siya mga chong, kontento ko sa kanya. Nandun yung power niya, nandun yung arangkada niya, pero not unlike sa RC200 since 200cc si RC. Hindi naman ako nabibitin sa kanya. Basta maganda lang yung timing mo dun sa silinyador mo, makukuha mo yung gusto mo. Sa fuel economy naman mga chong, nung una mga chong, sobrang tipid ko sa gas, promise. Then I realized na ba't ko tinitipid sa gas yung motor ko. Hindi ko na enjoy yung gamit mga chong kapag tinitipid ko sa gas yung motor ko. Alam mo yun, tapos na ako sa stage na tinitipid ko yung motor ko sa gas. Pero nung mga una mga chong, pumapalo ako ng 40-41. Ngayon pumapalo na lang ako ng 37-38. Yan, ganyan na lang yung mga gas consumption ko kasi talagang walwala na yung paggamit ko ng motor. Pero alam ko sa pinakamatipid sa nilang lahat, I think si R15 din kasi meron pa dito na nakakuha ng 50. So sobrang mamaw nun mga chong, no? Napakagaling nun magtipid sa gas. Pero yun na nga, para sa akin mga chong, bakit mo titipirin yung gas ng motor mo kung di mo may enjoy yung gamit sa kanya, diba? Kaya nga bumili ng motor para mag enjoy pero okay na yun mga chong ha, 37. Ano na ako doon, goods na ako doon. Pero syempre mga chong, mas pag traffic, mas mababa yung ano natin. Siguro mapapatak na lang siya ng mga 36 ganyan kapag traffic, kapag mga ganito. Pero pag tuloy-tuloy, kaya yan mag 38. Ano pa bang pwede natin pag-usapan, no?
So yun mga chong ha, no bias to. No bias to mga tong vlog na to mga chong ha. Though R15 user ako, no bias, no? Konti lang, konti lang. Medyo nanunuyo na yung labi ko. Kailangan ko na uminom ng something liquid. Uy. And yun pa pala mga chong. Sige, pag-usapan na rin natin yung ibang features. I don't know kung si GSX-R, RC200 and CBR meron silang yung ano, kapag inon mo yung motor, makikita yung pangalan mo. Si R15 meron no, namangha ako sa kanya dahil doon. And then at the same time, di ba, meron na rin siyang slippery clutch assist, diba? Which is goods na good siya mga chong. Nagagamit ko rin siya kapag umakit ako ng marilaki, kapag nag-rides ako. Talagang mararamdaman mo yung smoothness ng engine brake eh. Tapos si GSX-R naman mga chong, para sa akin no, para lang siyang Raider 150 na nilagyan ng fairings. So hindi ko binabash mga chong yung GSX-R. Ito lang yung thoughts ko. So si R15 naman, ang ayoko lang sa kanya, sa itsura niya, mukha siyang R6 ganun, mukha siyang R1. So doon kasi sa kinuha, doon kasi talaga kinuha yung design ng bagong R15 D3 mga chong. Sa malayo, para siyang big bike, pero pag nalapitan mo, hindi pala, R15 pala to. Meron siyang good side din, no? Kasi mapagkamalan ngang malaki yung motor mo, meron ding bad side kasi, diba? Ay, ayan, parang hindi naman, walang originality. Parang ganun, walang originality. Pero okay lang kasi, yun, as long as nag-enjoy ka dun sa pagmumotor, as long as nag-enjoy naman ako dun sa pagmumotor ko, walang problema sa akin yun mga chong. And yung aesthetics na hindi naman alam ng ibang tao na ay tong motor na to ginaya sa R6, ginaya sa R1. Hindi naman nila alam yun, di ba? Yun o, ang sarap mga chong ng grunt ng engine ng ano, R15 D3. Kapag naririnig ko yun, I'm so in love. Wala na, bida-bida na si R15. Pero ito mga chong, sasabihin ko sa inyo, kung ano yung gusto nyong motor, kung ano yung preference nyo talaga, dun kayo mag-stick, diba? Para pagdating sa long term, diba? Kasi mga chong, paano pagdating ng panahon, ay, ben, ayoko na ng motor na to kasi ganito, ganyan. Diba? Kailangan mo maging kampante, kailangan maging kontento. Kontento ka kung anong meron ka. Diba, maging masaya ka kung anong meron ka. As long as na-enjoy mo yung buhay ko, mga chong, nang may motor, yun yung importante, diba? Akin, ang bonus lang naman sa akin, meron akong pera ng mga panahon na bumili ako ng R15. Ngayon, wala na akong pera. Wala na akong pera! So, kung daily use naman, mga chong, syempre, ang pinaka-panalo dyan sa lahat kung daily use, mga chong, CBR150. Yeah, kasi nga, relax siya. Hindi ka ganun mga ngawit, di ba? Hindi ka nakasubsub dun sa motor. So, daily use at pang long ride talaga, CBR150 mga chong. At yan, walang diskusyon dyan sa pagdating sa kategory na yan, long ride and daily use sa traffic situation mga chong. Siyempre mga chong, the more na nakasubsub ka sa motor, the more na mga ngawit ka. Pero the more na nakasutsup ka sa motor, the more na pogi ka. Yun. Siyempre, bida pa din natin yung R15 natin. So yun mga chong, I'm hoping no, na this video is very useful or nakatulong talaga sa inyo ng sobra. Medyo malapit na ako dun sa paroroonan ko mga chong. I think kung meron man akong hindi natakil sa topic natin for today mga chong, kindly put that on the comment section para mapag-usapan natin on the next vlog no? Kasi sa akin kasi yung mga pinag-usapan natin ngayon is yung mga major talaga na naging reason ko para piliin or yung mga comparison ko sa mga motor na yon. So yun mga chong, I think I will end the vlog here no, kasi wala na akong maisip na pag-uusapan. And pahabol lang pala no, yung isang bagay na nakapaganda din kay RC200, yung trellis niya pala, yung trellis niya, kaya yung color combination na white and orange, maganda yun, napagandang combination yun mga chong. So yun, may pahabol pa yun no. Pero mga chong, thank you so much for watching, and once again mga chong, this is Brian Ochoa and I'm out.